guys, ang video natin ito ay mag i-update ko lang yung aking very crowded na rooftop garden kasi nga inulan. Maulan kasi. At saka ipakita ko rin pala yung magandang view. Ngayon na hapon, alan, ang ganda ng view. Ayan, ang ganda ng view. Ito yung aming likuran. Yan, ang aming likuran. Mga ano, may view siya. Saka yun, ang ganda ng bundok ko. Nasa likuran namin mismo. Kasi dito wala na nakatira, pwede na magsayawan. So, kasi ang daming halaman na binigay sa akin. So, ito yun, ang ating aayusin. Ayan ang gulo ng ating halaman. So, okay guys, ang sabayanan nyo, samahan nyo ako. Ayan na ang ating ano, kasi kailangan nating ayusin itong mga ano kasi bumaba dahil nag ano ng tubig. Ito yung mga halaman, ito galing pa ng Pilipinas yan, dala ko yan nung umuwi ako ng October. Ito yung mga halaman na naglalaki yan. Ito yung aking saging na ano, lumaki na, nasa bag lang siya. Ayan mga halaman. Ayan, ito ayusin natin yan. Yan kasi napaka-crowded niya. Ayan, galing yan sa kabila, ibinigay dito. So, malaking trabaho natin gagawin to. Ayan, nag-start na ako actually, nagputol. Ito, kailangan kong ilipat to sa malaking kaso kasi lumaki na siya. Ayan. Ito, pero ito parang hindi naman to halaman eh. Ano to eh. Yung paglumaki yan siya. So, anuhin ko. Tanggalin ko yung mga hindi dapat ano. Ayan. Yung aking sayuti, kinain ng ano, malaki na sana. Tagapang na. Ito yung mga rose ko, nasira nung umulan. So, dapat ayusin na natin. So, ayan. Mga, ay, malunggay ko. Malaki na yung malunggay, oh. Ayun yung buto ang tinanim ko sa malunggay. Malaki na siya. Ayan. Uy, ang ating sili. Kailangan ng diligan. Ayun. Kaya ating pangsigang na sili. Kasi wala, tuyo na pala to. 3 days na kasi. Kahit na umulan, pero pag ano kasi, hindi talaga siya maano, mabasang ano. Yun, pumangit ang ating mga rose. Dahil nga sa umulan. So, update ko muna. Before and after. Kasi kailangan ayusin ko to. Ayun, kailangan na talagang magdilig pala. Ayan. So, ito yung ating sitaw, guys. Na-harvest na natin yung iba, ating sinama sa ginataang kalabasa. Ito naman, sadyang, ano, kasi yung buto, itatanim ko ulit. So, yan. Ito yung ating kalabasa. Ito yung ating kamuti in the bag. So, iurong ko na naman siguro siya. Dito na naman siya sa gitna. Kasi parang napaka-crowded nandyan. Yung tanglad natin, lumago. Yung kamatis nasira sa ulan. Yung ating mani, hindi pa siya ready for harvest. Kasi pag dapat may pag medyo patay na yung ano. Ayan, kamatis. Ano na lang. Harvestin na lang natin yung ilang natira. Namatay siya. Hindi ko alam kung bakit namatay. Ayan, namatay siya. Katanggalin na lang natin yung mga bunga. Anyway, matagal na yan eh. So, kailangan natin ng bago. So, ito naman nagwa-wild. Pero tatanggalin ko tong kamuting ito. Ililipat ko siya dyan sa styro. Kasi, ayan ang tataniman natin ng radish. Kasi medyo malalim. So, tanggalin ko yan ngayon. Para makapagtanim ako ng radish. Ito yung ating mga saluyot pinagrabisan ni Edna. Ito yung ating tanim noong last week. Ayan, malaki na siya. Ito yun.
yun pang kalbos lang itong kamuti na to. So kailangan talaga everyday mabisita natin ang ating mga tanim, kasi hindi na nga nadiligan. Umulan pala kanina. At itong ating kalabasa, pwede na, ready for harvest na siya. Yung ibang namatay. Dahil nga umulan, tinamad akong mag-aakit dito. Kaya ayan. Pero yung ating sili, ayan, malalaki na ang ating sili, oh. Ayan, hinarvest na yung iba kasi hinalo sa ginatan na alhantog. Yung crabs. Ewan ko saan pa ba yung ibang bunga. Ay, ito, maliliit pa. Kasi first time pa naman to siyang namunga. Eh, hindi ko pinakuha na ng talbos. Ayan. So, dito, mag-start tayo. Magtatrabaho ang tatrabahoin natin. Siguro gusto ko unahin ko to kasi diyan ko itatanim yung radish. Mga alas 6, grabe kaingay yung ibon. Ayan ang talabas. Abangan nyo mamaya, may itanong ako. Maganda siya kasi wala siya talagang sira. Ang kinis niya. Sana ganito kakinis ang mukha. Sana wala ganito kakinis ang mukha. Ang kinis niya. Pero at least may gabi ako itatanim. Kasi bumili nga ako ng gabi tapos yung dulo. Pinutol ko kasi tapos nabuhay na. Ano to sila, mga 4-5 yata. Tapos nagkaano pa siya, nagkasuhi pa. Thank you.
itatanim na natin. Ayan na. Hopefully, mag-grow siya. So, lalagyan na natin siya ng protection. Yung ating mahiwagang kulambo. O kalambuan natin, guys. Lagyan natin ng kulambo para hindi siya kainin. Okay, guys. Guys, nilagyan natin ng kulambo. Kaya magpaliwat lagi ko kada kuan, kada variety ng kamuti. Ala ni daghan man ka. Yun ang dami, grabe talaga siya makadami oh. Malalaki pa naman to siya. Iba-iba kasi variety yung kamuti ko, parang 5 yata 'yan. Kaya ibawat ano 'yan, iba-iba oh. Ito siya yung pinakamalaking dahon na pula. Kaya ano, ayun. So guys, nilagyan natin ng kulambo.